Matagal na po ako nag-support sa Voice of Youth. I just want to share some stories. There are some stories. Yung minsan, I was helping the Voice of Youth in Binyan. Tapos, alam nyo naman pag-sabat yung topic. Ang dami nangyayari kung ano rin, ha? Pagdating namin doon sa aming venue, ako, nagbibidyo ko yung may-ari ng subdivision doon sa amin. So doon kami nag-tayo sa, nag-generator kami sa ground, walang ilaw, madilim. Tapos, umulan! Ako, umulan. Nanalangin si Ferdin. Umulan pa rin. Nanalangin na yung mga kasama namin. Umulan pa rin. Pagdating ng pastor, nanalangin siya. Pagkatapos niya ng health texture. So nakasilong yung mga tao kami niyan sa maliit na hugong. Ang audience namin, tila. Pati na school. Kung dumating si Pastor Taray, manalangin siya, tumigil ang ulan. Kaya yung mga nagpapari, yan, pagbutihin niyo ang pagpapari ninyo. Yung mga nagpuprofeta, pagbutihin niyo rin ang pag-i-energy niyo. Ganun pala ang ordinado, ano? Kaya, yung mga nagpapari, pagbutihin, dire-diretsuhin, pagtitigin. So yun pa ang kwento ko tungkol doon. Pagkatapos ng sermonya, yung pala sabat, pagkatapos ng sermonya, pagkatapos ng kanyang last sentence, umulan ulit, takbuhan yung mga tao. So ibig sabihin, maraming ginagawang kaaway, pero ang Diyos pa rin talaga ang manalangin. Yung Voice of Youth po namin dun sa, ano nga yun? Sa Mindoro. Ah, bago pala yun, isa pang kwento, just for lesson, sinort ko by lesson. At in-observe pa ko yung mga kaibigan kong nag-Voice of Youth at gumagawa sa gawain. At yung mga magandang ginagawa nila, kinukopya ko. Kaya nandito ako, kinukopya. Ang ibang tao, sabi ko, ba't hindi kayo kumakain pag Sabado? Hindi ko sinasabi kung gawin nyo, pero sinubukan ko lang. Sabi nila, kasi sir, ano, sinusubukan namin mag-fasting pag Sabado. Oh, ganun ba? Isipusubukan ko wala. Sinubukan ko rin, isang sem! Ah, gutom-gutom, masakit na yung ulo mo. Parang makakatulog ka na doon sa worship time sa Binyan. At yung wala naman kasi ginagawa din pag Sabado na kapag pumunta ko doon. Ang naging observation ko, pagkatapos namin sinubukan ko yun, yung mga kasama ko nag-quit sila kasi nadi-disappoint daw yung brethren pag ayos na kumain. Sabi ko, wala akong pakalam. Sinusubukan ko lang naman ito eh. Natago na ako pagkainan na. Ang nakita kong effect, pagkatapos nun, hindi ko alam kung paano nangyari. Nag-i-ako speaker ng dalawang evangelistic. Ano? Hindi naman ako theologian. Yung isa kay Shen, isa dun sa si Kenneth, na wala ng boses. Ako na lang daw. Tapos yun, ewan ko kung paano rin nakasabi ko yung ginawa na ako kayo lang. Baka nagkakamali sila. Sabi ko, hindi ako theology graduate. Baka mati-mati masabi ko. Buti lang nandiyan yung mga presentation ni Mark Pindy. Yun lang. Hirap-hirap yun. So, tapos, pinapananahan ko sa Diyos. Naiingit ako sa mga testimony. May mga nag-church planting. Sabi ko, tulong ako ng tulong. Ba't kayo sa mga test? Ganun pa ako naka-experience church planting. So, pagkatapos din nun, nakatulong din ako kasi sa church planting sa Binyan, saka sa Ternate. Sabi ko, Panginoon, ano nangyayari? Nakadalawa ako evangelistic as a speaker. Nakadalawa rin ako tulong lang. The gift of helps. Tapos, halos every Sabbath or every other Sabbath, kahit saan kayo pumunta, doon, sa San Pablo, doon, makita ka. Di ba taga-IUP ka? Makita yata yung barong. Sa barong siguro rin yun. Di ba taga-IUP ka? So, na speaker. Ang dami! Hindi mo na maintindihan ang aking schedule. Patong-patong. Sabi ko, tigil na lang ako kapapasting. Yung aking kaibigan sa Ayas, si Pastor Paul, Frederick Paul, yung magaling mag-preach. Nalaman ko, half day Sabbath for the last 24 years, hindi siya kumakain. Ayan pala, ganun din. Pero sa kanya, may isa pa siyang factor. Nag-pray siya na kung gano'ng kahaba yung preaching niya, gano'n din kahaba, at least yung prayer niya. Up to 5 hours, kaya yung tuhod niya eh, parang tuhod ng panel. Ako gusto na makakita ng masyadong mga prayer. Kaya gano'n siya, ginagamit ng Diyos. Nung doon naman sa verse of it namin ni Rachel, nag-away-away kami dyan. Kasi, ang gusto kong gawin, teach all things. Yun ang nakasulat sa Bible eh. So yung tatlong presentation ni Mark Pindy sa ASI New Beginnings, pinapagpasya ko sa ano, sa gabi. Tulog siyempre yung mga tao. Sabi ko, ano, pag ano, bumatulog sila, basta ako, ginawa ko yung aking role. So, meeting, pagkapangalang gabi, gano'n. Sila lang una nagre-reklamo. Sabi ko, alam ko ba na yung sobrang haba. Alam ko rin yung sobrang, yung kapos, madirin.
May mili ako ng mali, yung sobra na lang. Pagkakapangan ako kami, meeting ulit. Pinagtulungan na nila ako. Pero malakas sila manalangin, binago ng Diyos ang aking isip. Pinaalam sa akin ng Diyos, hindi mo yung responsibility lahat. Team kayo. So hindi ka rin fully responsibility. Ha? So sabi ko siya, kayo mamili pa ang gusto niyo i-present ko. So sila mamili, at yung susubra na hindi mo i-present, sila naman present sa bahay. Di ba? Hindi mo kasalanan. So pero ginawa pa rin namin ang lahat ng mga kaya para ma-teach yung all things. Kasi yun, nakasulat talaga sa commission eh. Kaya binalikan namin doon, so naka 24 tayong lecture in 10 days and 1 weekend. At ang ginagamit namin guide yung book na Evangelism, dine-checklist ko yung aming team. Ginawa namin ito. Kasi sabi ni Mark Pindi, in their observation, sa lahat ng evangelist na ginawa nila, ang observation nila, mas lalong sumusunod sa mga counselors, mas lalong successful. So yun yung gusto mong gawin. Checklist mo doon, imbis na mamahula ka pa. So yun lang po ang aking gustong encourage sa inyo. Sumunod tayo, let us follow the counselors, the writings, yung prayer, yung self-denial, yun, pinakamatamis yan. Kasi pag naubos na yung pera mo, yung lakas mo, yung attitude mo, halos ubos ka na, malapat ka ng mainis. Pag wala nang laman yung bank mo, kalalagay ng gasolina sa generator at nakalagay ng bubong sa church na may butas. Sabi namin, pag naubos na yung pera, lalakad na lang tayo pa ulit. Paano na tayo eh? Buti na lang, may dumarating din. Kahit na hindi ako nag-kilap ng yung clearance, lagyan pa rin yung yung. So, praise the Lord po. I praise the Lord for lahat ng mga kwentong iba niyo na ito, Pastor Lord.